Kung gabi ang dilim ay lagkan. Sabihin mo sa akin, dapat bang pagkatiwalaan kita sa anak ko? Hindi ko kayang saktan ng anak ko. Paano ako maniniwala sa'yo? Hindi ba pwedeng maging tahimik talaga yung buhay natin bilang magulang ni Andrew? Na walang nasasaktan. Yung hindi ka namamarin ng tao. Yan yung sabi niya sa'yo? Oo. Tanong ko ba, nakasaya ng panahon na tanungin ka eh malamang siya naman yung pinaniniwalaan mo. Wala rin say-say. Kung magpapaliwanag pa ako sa'yo, but you know what, Rita, it hurts. Siya na yung pinaniniwalaan mo kaysa sa akin. Hindi yun yung issue dito, Peterson. Yung ginawa mo yung issue. Kung gusto kong pumatay ng tao, matagal ko nang ginawa. So sinasabi mo, hindi mo ginawa kay Tupi yun? Bakit ko naman gagawin yun? Ang hirap dyan sa doktor na yan. Kung wala siyang masisi, ako yung pinagbubuntunan. Yung totoo. Kasuhan niya na lang ako kahit wala siyang ebidensya. Kesa yun yung mga sinusumbong niya sa'yo. Ever since sinasabi sa akin ito pa yung totoo, hindi katulad mo. Wala nga akong ginawa sa kanya. Alam ko ano iniisip ko? Nagsisinungaling ka. Katulad ng pagsisinungaling mo sa akin noon. Ngayon, kung hindi ka magbabago, huwag ka nang umasa na makasama si Andrew. At huwag ka rin umasa na hayaan kitang ilayo mo sa akin ang anak ko. Process ang adoption mo kay Andrew, ikaw ang parental authority sa anak mo. At visitation rights na lang ang meron si Peterson. Pero attorney, pati yun, ayokong mangyari. Ayokong makalapit na siya sa anak ko. Para mag-issue ang korte ng order na hindi na pwedeng makita ni Peterson ang anak niya, your grounds must be serious, real, and hindi lang basta based off of assumptions. So, attorney, ibig sabihin, kailangan pa namin ng direct threat sa bata. Attorney, hindi namin maghihintay na masaktan si Andrew. Now, of course, kung makonvict si Peterson dun sa pagbaril niya sa'yo, patunay yun na hindi safe si Andrew sa ama niya. May evidence ka na? Yung blood samples? Unfortunately, that's not going to be enough to prove na siyang gumawa. Pwedeng i-argue na nagkataon lang yung pagkakasugat niya nung araw na yun. Attorney, umamin siya sa akin. Sinabi niya hindi niya ako natuluyan, umamin siya. Pero Doc, walang video or ibang nakarinig sa inyo, he can always deny it pag tinanong sa korte. Yung pangbubugbog niya sa akin. Violence against women, definitely. It'll just take a few days to conduct an investigation, pero pwedeng magamit yun para makakuha ka agad ng protection order. Attorney, ayusin na ho natin. Ayoko na rin humambuhay sa takot. Ayoko madama yung anak ko sa kung anong kayang gawin ni Peterson. Ilalayo ko si Andrew. Kung saan man kami mapadpad, habulin man kami o habulin. Thank you.
ka rin umasa na hayaan kitang ilayo mo sa akin ang anak ko. Magiging okay ka, Rita. Magiging okay kayo ni Andrew. Iniisip ko yun, dapat pwede ako magtrabaho. May nabanggit sa akin si Doc Claire na may demand daw ng nurses sa Ireland. Since nandun naman siya, at least may kakilala ko kahit papano. Si Geraldine nasa Canada. Pwede natin siya kontakin. Alis ka, Rita. Wag. Huwag matakot sa akin. Hindi pwede, Tope. May iisip ni Peterson na kaya ako nasa Canada dahil sa connections mo. Ayaw na kitang madamay dito. At saka sinabi naman sa akin ni Raymond na meron siyang mga kakilala na pwede akong tulungan. Tope? Tope, ano? Tope? Braso. Braso. Hindi naman ito. Hindi naman ito dyan binaril. Tope, kontrolin mo yung sarili mo. Hindi ka pwede palagi ito, ha? Tiisin mo muna, tiisin mo muna. Sige, pupuka muna, ha? Pupuka muna. Sige. Ito ba? Ito ba? Ito ba? Ha? Okay. Sige, konting tiis na lang, ha? Ayan. Okay. May iniinom siyang gamot. Alamin mo ano yun. Kailangan ko yun. Sumatay, ipapulis kita eh. Then suit yourself. Bakit sa tingin mo may dahilan sila para hulihin ako? Tsaka umalis ka nga sa harap ko. Hindi naman ikaw pinunta ko dito eh, si Rita. Peterson, ano ba? Nung ano ba? Siya'y nag-aangas-angas sa harap ko eh. Harang-harang ka pa. Tsaka bakit palagi ka nandito? Ha? Si Andrew pa ba yung pinupunta mo dito o si Rita? Ayan ba yung kinakagalit mo na may oras ako kay Tope? O sige, bukas may oras ka din sa akin. Seryoso ka? Oo, tayong dalawa. Nang matapos na to. Rita. Tope. Rita. Ayos lang. Sige, umuwi ka na. Shhh! Narinig mo. Umuwi ka na daw. Uwi! Bukas ah. You promised. Remember, asawa mo pa rin ako. Peterson, wala akong salitang hindi ko tinapad. Alam mo yon. Hirap. Hinanda ko naman yung sarili ko na hindi pangunahan ng galit, na harapin siya na matapang ako, pero sumisigaw yung loob ko ng galit. Pag naalala ko yung dati, parang... Isis naman, ba't mo kasi tinitiis pa? Oo nga, ba't ka papunta dun? Saka na hindi ka nalang umabot. Bro, ang nakikita ko lang is you're subjecting yourself to so much pain. Ano pa bang magagawa mo sa pagmamahal mo kay Rita? Ginagawa ko to para sa anak ko. Para sa kapakanan ni Andrew. Sumama lang ako kay Peterson kanina. Para hindi niya isipin na itatakas ko si Andrew. Hindi ko pa alam kung kailan,
pero sure na babalik na ako ng Canada. Sorry, Biha. Dito na muna ako sa Esperanza dahil ayoko muna makita yung ate ko. Alam mo naman yun. Pero don't worry, babantayan ko tong si Kiko. At promise, kahit na magkagusto siya sa akin, never ko siya magiging bet. Basta agad siya. Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko ipapadala ni Miss Piki. B, mauna ka sa bahay, ha? Dadaan muna ako sa workstation ko. Kiko, ay, hatid mo si B. Ingat ka! I love you, Anna. I love you hanggang Canada. Okay naman tayo, di ba? Okay naman na ganito tayo kahit nasa Canada ka. Masaya tayo. Tayo ni na Lime. Crazy, Peterson. Siguraduhin mo lang na hindi makakalabas yung mga videos na ito, kundi makakasuhang ka. Kaya nga kayo lang yung nakakaalam, kaunti lang kayo. Ginagawa ko ito kasi ayoko mawala yung mag-ginawa. Eh, kung makikitungo ko lang kasi sa kanila na maayos, hindi mawawala sa yung anak mo, Peterson. It's not too late. It's too late! Ellie! Lalo na pag nalaman nila na ako yung bumarel kay Tupi nung gabing yun. Ay, ako ito pinaghahandaan. So, ginawa mo talaga yun? Bro, laki naman ang kaso ng pinapahawak mo sa akin. I'm telling you. Pakonsulta ka na nga sa psychiatrist. That's what you need to do. This is insane, man. You are sick. I'm not! I'm not sick. I need you to be sick, Peterson. Yun lang ang paraan para matakasan mo ang lahat na ikakaso sa'yo. You need to be sick, brother. Naintindihan mo ba ako? Pinauwi ko muna si Manang para magluto ng pagkain sa bahay kasi kasama naman kita eh. Pi Andrew, masaya ka ba na nagpaparaw kayo ni Mami? Okay yan kasi at least iba namang hangin yung nasasaga po, hindi yung puro sa bahay lang. Mami, okay lang na sa akin muna si Andrew. Okay lang ako sa akin na lang muna. Ang ginagawa mo, Rita?
Hindi, ang sinasabi ko lang. Nanakawin ko yung anak natin. Yun ba? Peterson, sana naman wag mo akong pagsalitaan ng ganyan. I'm sorry. Kakaganito lang naman ako kasi alam mo namang mahal kita, di ba? Pero ito ako, I'm trying to. Andrew? Opo. Okay, thank you. You can stay here tonight. Papalabas ko lang yung crib ni Andrew. Peterson. Okay lang ba kung iuwi ko muna si Andrew? Mita, nag-usap na tayo, nagkasundo na tayo na dito matutulog si Andrew. Hindi kasi ako nakakatulog eh pag hindi ko siya nababantayan. But we agreed. So it's either tutulog ka dito or iiwan mo sa akin si Ando. May ginawa ba sa'yo si Peterson? Balikan mo po ko muna. Ano nangyari? Tope. Itatakas ko na si Andrew. Hindi tayo maghihiwalay.